like the sun when it's starting to rain. And time after time, you've been forgotten, like a picture that's faded with age. Time after time, you ran after me when I was still running away. You never give up on me. No, you never give up on me. Though I'm weak, you are strong. You told me I still belong. No, you never give up. Pala si Marino Martinez. Malaking bagay na itulong sa akin ng youth camp. Masaya yung youth camp na to. Maraming activities, maraming games. Mas naging active pa ako sa mga sa church. Yun nga, nagkaroon pa ako ng ministry. Hi, ako po si Judy Ann. Malaking pala salamat ko sa Panginoon dahil nakasama ko ng youth camp. Kasi talagang sa youth camp na yun, sobrang mag-enjoy ka, masaya talaga. Tapos yung mga activities, ang dami mong activities, kaya marami kang mga kaibigan na makikilala. At syempre doon, marami kang matutunan patungkol sa Panginoon at mapapalapit ka talaga sa Panginoon. Kaya sobrang thankful ako dahil nakasama ako ng youth camp na yun. At dahil doon sa youth camp na yun, doon naging active ako sa church, sa pag-attend, sa gawain ng Panginoon. At ngayon, isa na ako sa mga naglilingkod sa Kanya. Ako nga po pala si Ivan Ray Tupang. Marami pong nabago sa akin ngayon. Katulad mo, dati po ako nasan sa magulang ko. Lagi po ako nagpapasalamat sa mama. Simula po nung nakasama ko sa youth camp, dati po ako sumunod sa magulang ko at iniwasan ko na rin po magpapasalamat. Sakit nila po sa ulo. At marami rin po ako naging kaibigan at marami po ako nakalala dahil po sa youth camp. At gusto na rin po ako napalapit sa pamamahay. Ngayon po sa chapel ko namin, may mga ministry po ako nila po noon. Music ministry, kung saan po minsan ay nagsasong lead po ako. Minsan, sa ano din po, decoration ministry ay kasali din po ako. At tumutulong po sa mga decorate kapag may mga occasion po sa chapel po namin. Yun po, nagpapasalamat po sa mga sponsors na tumulong po para makasama po. Hindi lang po ako, pati na lang po yung mga kasama po sa chapel na makaranas po ng youth. Ako nga po pala si Raya Hanap Sinales. Una po, ayaw ko sumama sa youth camp, pero po yung naranasan ko po ito, parang taon-taon po gusto ko sumama. Di pa po ako nakatanggap sa Panginoon na yung galing po dati sumasabit sa magulang, hindi po sumusunod sa utos. Tapos po, after po na yung camp po, nakita ko po na kumbiro sa Lord sa buhay. After po na yung camp, nag-alubino na po ako sa mga kapwa kasyana ko po. Hindi na rin po may mga salisat, may ministry na po ako. Katulad po ng playing music at iba pa po. Nagpapasalamat nga rin po pala ako sa mga tumulong po para po sa income. Papasalamat po ako dahil nakasama po ako. Para si Yandara Sandoval, dati po akong palasagot sa magulang, hindi sumusunod sa mga utos. Nung sumama po ang Diyos, marami po ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Nabago niya ako at saka naging mature ako. Unti-unti. Tapos matapos akong makasama ng Diyos, nakita ko kung paano buhay ko at nagkaroon ako ng ministry ng meaning ministry at iba pa. Nagpapasalamat ako sa mga sponsor na tumulong sa pangmasama ko ngayon ka at sa mga susunod ngayon makatulong pa po kayo para po mas marami po kung yun ang makasama at magbaka at makilala ang Panginoon ng mas marami. Well, ako po si Heidi Mendoza. Isa po sa mga tumatak sa akin na team ng Jude Camp ay mission ay possible. Doon po kami naturuan paano mag-share ng gospel ng kaligtasan sa mga tao. At simula po noon, natuto akong umarap sa maraming tao at nawala po yung pagkamahinain ko. At simula po noon, lagi na akong active umatid sa mga gawain sa church. At nagbago talaga yung buhay ko kasi dati hindi ako nagkisalamuha sa mga tao. At doon ako natuto na makisama. Talagang malaki na ito sa akin youth camp kasi kung di dahil sa youth camp, wala ako ngayon dito. At
Ngayon po, sa ministry ako po yung youth president ngayon. Ako rin po yung church treasurer. At nagagamit rin po ako sa mga pagkanta. Ang mga 50 po na youth ang gusto ko sumama sa mga darating na youth camp po sa April. Kaya po ngayon, namihili po kami ng tulong sa inyo para po makasama po ang mga kabataan ito at ma-challenge rin po sila na maglingkod po sa Panginoon. Po si Jodo natutunan po na ako ang lesson doon na dapat i-focus mo yung eyes mo, yung heart mo kay Jesus, no matter what happened, ano man yung pagsuko, mga sagay na dumating sa buhay mo, yung pagpuntunan rin na dapat kay Lord na nakakapuon. At simula po noon, naging active po ako sa mga gawain, nagkaroon po ako ng iba't ibang ministry, Sunday school, music, maging officer din po ako, leader ng church, mga kabataan. Nangunguna po ako sa kanila ngayon. Kung hindi dahil po sa mga sponsor na tumulong sa akin para makasama po ako ng camp, hindi ako siguro nakasama, hindi na bago yung buhay ko. Yun nga po, darating na April 2015, muli kami magkakaroon ng summer youth camp. Humingi po ako ng tulong sa inyo na nawa po ay makapag-sponsor kayo ng mga kabataan na nagnanais sumama, nagnanais bago po yung buhay nila pag sila'y sumama ng camp. Ako si Jennifer Salutario. Akala ko yung youth camp ay hindi masaya, boring, at nakakaantok. Pero nung naranasan ko yun, ay napatunayan ko na nagkamali ako. Sobrang saya niya po talaga. At marami akong naging kaibigan, at marami din po ako natutunan. Kaya nga po, no, yun ang simula na patuloy ako na umaattend. At hanggang ngayon po, isa po ako, kabilang po ako sa ushering ministry, cooking ministry, at isa din po sa leader. Isa din po ako sa nagtuturo sa mga bata. At lubos po ako nagpapasalamat sa mga tao na tumulong dahil kabilang po ako doon sa natulungan. Kaya po, huli ay lumalapit po ako sa inyo na nawa ay marami pa po kayong matulungan na katulad ko na nais po ng mga kabataan na sumama at mabago din po yung kailang buhay at patuloy na sumunod sa Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you.
here.